Si Charmy, 27 anyos. Isang magaling na CEO pero hindi pa nagkaka-boyfriend. Takot sa commitment pero mahilig sa bata at nangangarap na magkaanak. Kaya naman nagpatulong sa kaibigan na humanap ng lalaking bubuntis sa kanya. Si Raven, isang CEO na sa sobrang kalasingan, ay nakapalitan ng kwarto ang lalaking dapat na makakasiping ni Charmy. Kaya naman ang nangyari ay sa kanila may namagitan na mainit na gabi. Pero matapos ay nakatanggap ng pisong kabayaran mula kay Charmy. "Charmy, saan ka pupunta? Gabi na!" Tanong ng ina ni Charmy sa kanya. "Hahanap na po ako ng lalaking aanakan ako, Mom." "Gaga ka talagang bata ka. Mag-asawa ka kung gusto mong magkaanak. Tapos ano, iiwan ako tulad ng ginawa sa atin ni Daddy? Hindi na po. I need anak, but not asawa." "Charmy!" Tawag pa ng kanyang ina pero mabilis niya na pinaharurot ang kanyang kotse. "Hindi na ako magpapauto sa mga lalaki," saad ni Charmy habang nagmamaneho. Naaalala niya na naman kung paanong niloko ng ama niya ang kanyang ina 6 years ago. Sumama sa babaeng mas bata pa sa kanya at kailanman ay hindi na nagparamdam pa. Iba ang lalim ng sugat na naidulot noon kay Charmy, kaya naman ayaw niyang makipagrelasyon dahil pakiramdam niya ay lahat ng lalaki lolokohin lang siya kagaya ng ama niya. "Charmy, napadalaw ka!" Tanong ng kaibigan niya na si Alora. Si Alora ang siyang may-ari ng isang resto bar na halos mayayaman lamang ang nakakapasok kaya hindi ganoon karami ang tao. Karamihan ay naka-reserve din sa mga VIPs ang mga private room for inuman sessions. "Hanapan mo ko ng lalaki." "What? Seryoso ka ba, Charmy?" "Seryoso nga ako. Gusto kong magkaanak in natural way." "Mukha bang natural yung gagawin mo? Hahanap ka ng lalaking hindi mo mahal para igawa ka ng baby?" "O eh ano? I don't want any attachment naman. Kaya ihanap mo na lang ako," sabi ni Charmy tsaka nagtungo sa bar counter para uminom. Para na rin palakasin ang loob niya, buo na ang desisyon niya dahil sa edad niya na 27 ay hindi na siya bumabata pa. "Charmy, malalagot talaga ako nito kay tita. Pumayag ba yung mommy mo?" "Alam ko naman na matatanggap niya yung magiging baby ko, Alora. Kaya please, ihanap mo na ako ng pwede. Yung magandang lahi ha." "Nakakaloka ka naman, Charmy. Naturingang sikat na CEO. Girl power tapos magpapahanap ng lalaki. Eh ang daming naghahabol sa'yo." "Ayun na nga, ayoko nang naghahabol dahil baka gamitin nila ang magiging anak ko para i-take advantage ako." "Ewan ko sa'yo, Charmy." Napapailing na lang naman si Alora na siyang naghahanap ngayon ng lalaking sa tingin niya ay papayag sa kagustuhan ni Charmy. "Huy Alex, diba gusto mong itry na makipag one night stand?" "Oo nga, meron ba?" "Merong naghahanap kaso virgin pa and no string attached daw." "Sure, no problem. Mamaya-maya kasi I still have friends na kabanding ko pa eh." "Okay, sa room 69 ha. Huwag kang papakalasing, baka maligaw ka." Sure. Just tell her that I'll wait for her," sabi ni Alex. "Ayos." Saad naman ni Alora at saka binalikan si Charmy. "Charmy, may nahanap na ako. Mamaya pumunta ka sa room 69 sa taas. Pero mamaya pa ha. Sabihan kita kapag una." Sige Alora, salamat," sabi ni Charmy at muling uminom ng alak. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumalik si Alora kay Charmy. "Friend, go ka na sa taas. Naghihintay na siya. Enjoy!" sabi pa ni Alora. Pagewang-gewang na naglakad si Charmy patungo sa kwartong sinabi ni Alora. Medyo lasing na rin siya dahil sa dami ng alak na nainom niya at mga hard drinks pa. "Anybody here?" Tanong ni Charmy na nakapasok sa madilim na kwarto. Nakapatay ang ilaw at idagdag mo pa ang hilo niya kaya wala siyang maaninag na masyado. Bumagsak si Charmy sa kama dahil sa hilo at sakto na pagulong niya sa kama ay nakapa niya ang isang katawan na nakahiga din doon. Lasing rin at langu sa alak. "Ikaw na ba yung sinabi ni Alora?" Tanong ni Charmy pero hindi sumagot ang lalaki. Laking gulat niya naman nung humarap ito sa kanya. Naaninag niya at dama ang nag-uumapaw nitong appeal. "Ang gwapo. Ang galing humanap ng kaibigan ko." Sabi pa ni Charmy at pinisil-pisil ang magkabilang pisngi ng lalaki. Maya-maya pa ay nagdilat yun na nangunot pa ang noo. "Who are you?" Lasing na tanong ng lalaki. "Ako nga pala yung bubuntisin mo.
Galingan mo ha. Sabi ni Charmy at tinalikan ang lalaki sa labi. Isang mabilis na halik pero nakuhang matrigger ang pagnanasa nila sa isa't isa. Nung gabing yun, muling hinatak ng lalaki si Charmy para sa isang mapusok na halik hanggang sa ipinailalim na nga nito si Charmy. Pumaibabaw ang lalaki sa dalaga upang iposisyon ang sarili. Is this your first time? Tanong ng lalaki at dahil sa natatakot si Charmy na umatras yun dahil wala siyang experience at baka isipin na hindi siya magaling, ay nagpanggap siyang hindi na birhen. Hindi no? Sabi ni Charmy na tila nawawala na ang tama ng alak dahil sa init na nararamdaman niya ngayon. Let's see. Sabi ng lalaki at nagsimula nang alisin ang mga saplot upang ibsan ang init na namumutawi sa katawan nito. Isa pa ay naaakit talaga siya sa dalagang kasama niya ngayon. Ang tingin ng lalaki ay nag-uumapaw ang dalaga sa kaseksihan at kagandahan. Idagdag pa niya ang mabangong amoy nito na nakakaakit. Do I need to take off my clothes too? Inosenteng tanong ni Charmy. Malamang, talaga bang hindi mo first time? Hindi nga. Malay ko ba if gusto mo na ikaw yung nagtatanggal? Palusot ni Charmy at tahasang hinubad ang lahat ng saplot niya. Perfect. You look so gorgeous. Puri ng lalaki kahit na madilim at sinimula na siyang halikan pababa ng pababa sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na silang sinakop ng init patungo sa pag-iisa nila. What the? You're a virgin? Gulat na sabi ng lalaki. Eh ano? Bilisan mo at buntisin mo na ako. Nalilito na utos ni Charmy na sinunod naman ng lalaki. Am I good? Actually, it's also my first time. Pag-amin ng lalaki at ipinagpatuloy ang mainit na pagsasalo nila noong gabing yun. Kinabukasan ay nagising si Charmy na masakit ang katawan. Marahan siyang bumangon at napahilot sa ulo dahil sa hangover. Nanlalaki naman ang mga mata niya na tinignan ang lalaki na natutulog din sa kama. Santisima! Sabi niya at tinakluba ng kumot ang hubad nung katawan. Lalo pa at nung nakita niya yon ay nag-flashback sa kanya ang mainit nilang pagsasalo. Samantala dahil naman sa pagtalukbong na yon ni Charmy ng kumot, ay nagising ang lalaking natutulog. Ouch! Daing ng lalaki at inalis ang talukbong na kumot saka hinilot ang ulo. Who are you? Gulat na tanong ng lalaki nung makita si Charmy na kasalukuyang nagbibihis. Bastos! Huwag kang tumingin! Sabi ni Charmy sabay hila sa kumot at itinapi sa katawan niya. Dahil doon ay nakita naman niya ang katawan ng lalaki. Mabilis naman na kinuha ng lalaki ang kobre kama upang itapis din sa sarili. What the frick is happening? Tanong ng lalaki. Ba't mo ko tinatanong? You know Alora, right? Hindi ba't ikaw yung lalaking kausap niya kagabi? What? Who's Alora? You broke into my room and took my virginity. Wika ng lalaki. Hoy, ang kapal mo naman. Kinuha ka ni Alora para bayaran, diba? Naguguluhan na tanong ni Charmy. I can even buy this resto bar. Paano ko babayaran? Excuse me? Do you even know me? Balak mo ba na pirahan ako, ha? Excuse me ka rin. May pera din ako, no? At hindi ko kailangan ng pera mo. Baka naman sa sobrang kalasingan mo kagabi, nakalimutan mo na yung usapan nyo. That's not true. Ikaw ang pumasok sa kwarto na to. Nauna ako. This is room 68. Ha? Anong 68? 69 to, no? Sigaw rin ni Charmy, para na silang timang na nagsisigawan ng lalaki sa loob ng kwarto. What? Room 69? Biglang kalma na realization ng lalaki. O ano, naaalala mo na? Ikaw ang nagkamali, hindi ako. Sabi ni Charmy tsaka nagmamadaling nagtungo sa banyo. Doon na nga tuluyang naalala ng binata ang pangyayari nung gabi simula bago siya mapunta sa kwarto. Papasok na siya noon sa room 68 nung may nakabanggaan siya na lasing din na lalaki. Dinig niya pang tawang-tawa yon dahil daw may pumayag na makipag one night stand sa kanya. Sa kasamaang palad, dahil sa kalasingan nilang pareho, ay nagkapalitan sila ng pinasukan na kwarto. Oh gosh! Sambit na lamang ng lalaki nang maalala ang nangyari. Tatayo na sana siya sa kama para magbihis nung tamaan siya sa noon ng isang barya. Ayan, piso! Para sa langit mong serbisyo. Sabi ni Charmy sa kunwari ay hindi na satisfied na performance ng lalaki tsaka mabilis na lumabas ng kwarto. Hahabulin pa sana siya ng lalaki pero hindi pa ito nakabihis. Lingid sa kaalaman ni Charmy, ang lalaking nakaniig niya ay walang iba kung hindi si Raven X Chameleon, isa sa mga CEOs ng malalaking kumpanya na nakikipagsabayan din ng kompetensya sa kumpanya ni Charmy.
Grabe ang insultong nararamdaman ngayon ni Raven at halos mag-apoy sa galit. Sinong mag-aakala na mawawala ang pagkabirhen niya sa isang dalagang hindi niya kilala? Isa pa ay talaga namang nasaktan ang kanyang ego na naidulot sa kanya ni Charmy matapos ang batuhin ng piso habang walang saplot sa kama. How dare she take my virginity at bayaran ako ng piso? Lasing ako pero alam ko na magandang performance ko. Naiinis na sambit ni Raven. Nag-asikaso na si Raven at nagbihes. Sakto naman na sa pagtilok niya ng kumot ay kita niya ang pulang marka sa bedsheet. Did I overdo it? Gosh. Usal niya at agad na nagdial ng numero. Hello, Mr. Raven. How may I help you? Tanong ng lalaki mula sa kabilang linya. Peter, I need your help. May papahanap ako. Sure, Mr. Raven. Just send me the details and consider it done. Kumpiyansang sambit ni Peter. Tsaka mo na ako hambugan kapag dahanap mo na. Yes, sir. Tumatawang sambit ni Peter. Alora! Oh, napano ka, Charmy, at napasugod ka sa bahay ko? Maling lalaki yung nakipag one night stand sa akin! Nagpapanik na sabi ni Charmy. Ha? Paano nangyari? Nasaan si Alex? Nagkapalitan yata sila ng kwarto. Ibang lalaki yung nagapang ko, Alora. Anak ka ng patola, nakita ka ba niya? Namukhaan ka. Oo, Alora, kitang-kita. Tagos hanggang buto kung tumingin. Anong ginawa mo? Edi, binato ko ng piso. What? Hindi makapaniwala ang sambit ni Alora sabay sa bunot ng mahina kay Charmy. Aray naman, Alora. Bakit piso? Ininsulto mo yung tao, baliw. Eh ano naman? Alangan naman na bigyan ko siya ng tseke para sa buong ganyang performance. Gaga ka ba? Paano kung isa siya sa mga kilala at makapangyarihan na businessman ngayon? Lagot ka talaga kapag nahanap ka nun. E anong gagawin ko? Nangyari na. Paano kung kunin niya sa akin yung bata at agawin niya balang araw kapag nailuwal ko na? E sigurado ka ba talagang nabuntis ka niya sa ginawa niyo kagabi? Naman, Alora, kung alam mo lang ang pinagdaanan ko, masasabi mo rin na sure buntis talaga ako at susuka makalipas ang ilang linggo. O so anong balak mong gawin ngayon? Iyon na nga eh, hindi ko alam. Pero kung sakali man na makita ko sa ulit, kunwari na lang walang nangyari. Hinding-hindi ko rin ipapaalam sa kanya kung magbunga man yung isang gabi namin. Salamat na lang sa sperm. Naku, bahala ka, Charmy. Basta labas na ako dyan, ha? Pero Alora, please. Siguraduhin muna natin na walang nakakaalam, ha? Ikaw lang yung sinabihan ko neto. E paano yung mommy mo? Ako na yung bahala kay mommy. Good luck naman talaga sa'yo, naiiling na sabi ni Alora. Halika nga at kumalma, magmerienda na muna tayo sa loob. Hindi na, Alora, papasok na ako sa company ko eh. Okay, sige, ingat. Dahan-dahan sa pagdadrive ha. Sabi ni Alora at pinaandar naman na ni Charmy ang kotse paalis. Gagang babaita, batuhin ba raw ng piso? Usal ni Alora nung maalala ang katabing kwarto ni Alex. Sakto naman na naka-receive siya ng text mula kay Alex. Alora, sa room 68 ako nakapasok kagabi. Hindi natuloy yung one night stand. Sabi ni Alex sa text. Ang room 68 ay originally kay Raven! Raven X Chameleon! Paktay ka talaga, Charmy! Sambit ni Alora na nakasuntok pa sa kawalan. Agad niya namang kinuha ang kanyang cellphone at tinext ang kaibigan. Charmy, galingan mo nang magtago. Si Raven X Chameleon ang nakasiping mo. Magtagu-tagu ka na, text ni Alora. Lumipas ang ilang araw at nakampante naman si Charmy. Sinerch niya pa nga yung si Raven at agad naman na lumabas ang mga detalye tungkol sa binata. 27 years old, isa sa mga pinakamagagaling na CEO ng bansa. Single at wala pang nakakarelasyon dahil sa pagkabisi at workaholic. Never nagpapatalo sa mga kakumpetensya sa negosyo at wala pang babae na nakaagaw ng atensyon nito. Basa ni Charmy sa isang blog site kung saan nakadetalye ang marami pang impormasyon tungkol kay Raven. Sikat pala siya ha, sambit ni Charmy. Pero buti ay walang sense of responsibility. Buti at hindi na ako hinabol pa ng asungot na yon. Samantala, kasalukuyang nag-o-observe si Alora sa kanyang resto bar nung may lumapit na lalaki sa kanya. Oops, sorry, I am the owner. Hindi ako pumarito para makipag-party. Sabi agad ni Alora sa lalaki. I am Peter. May gusto lang akong itanong. Mukha ba akong tanungan? Mataray na sabi ni Alora at natawa naman si Peter na hindi makapaniwala sa katarayan ng babae. Well, dahil ikaw yung owner, dapat lang na sa'yo ako magtanong, diba?
The girl who rented the room 69, sino siya? Tanong ni Peter. Itinago naman ni Alora ang pagkabigla sa tanong nito upang hindi makahalata. Aba malay ko, wala ko dito kahapon. Kunwari ay walang alam para pagtakpan si Charmy. Sabi ni, ipinapahanap talaga ang babaitang Charmy sa isipan ni Alora. Really? Nakangiti pa rin tanong ni Peter. Hindi mo ko makukuha sa charm mo, Hoy. Sabay iwas ng tingin ng dalaga. So, am I charming? Wala akong sinabi. Kakasabi mo lang, miss. Ah, basta. Hindi ko sasabihin sa'yo kung sino at anong pagkatao ni Charmy Rose Miravalles. Bulalas ni Alora sabay takip ng bibig. Oh, easy peasy. Wala kang narinig! Sambit ni Alora na nagpapanik dahil malalago talaga siya kay Charmy. Sorry, pero narinig ko lahat. By the way, what's your name, Miss Mataray? Hindi ko sasabihin. Bahala ka. Chismoso! Sabay talikod ni Alora pero hinila siya pabalik ni Peter. Ano ba? Bitaw! Tawagin ko talaga yung mga bouncer ko. Gusto ko lang naman malaman yung pangalan mo. Kapag hindi mo sinabi, araw-araw akong babalik dito. Ayoko! Sambit ni Alora sabay waksi sa kamay ni Peter. Ma'am Alora, ano pong problema? Biglang tawag ng bouncer niya na lumapit. Anak ka ng tatay mo. Wala na, alam na. Saad ni Alora. Oh, so you are Alora pala. Nice name. See you when I see you. Sambit ni Peter na napangisi sabay kindat bago umalis. Siyo mo yung mukha mo, sigaw ni Alora. Diyos ko, paano mo pa ako makikita? E baka burahin na ako ni Charmy sa mundo dahil sa naisiwalat ko. Saad pa niya. Hatsing! Bahing naman ni Charmy na kasalukuyang nagtatrabaho sa office niya. Pinag-uusapan yata ako ah. Saad niya na kinamot pa ang makating ilong niya. Pakanta-kanta pa si Charmy habang nagtatrabaho at lingid sa kaalaman niya ang mga susunod na mangyayari sa buhay niya. Sana talaga magka-baby na ako. Kapag nakakita ako ng signs magpe-pregnancy test na ako, nakaka-excite. Saad niya tsaka nagpatuloy sa pagtatrabaho. Aba! Mukhang masaya ang anak ko ah! Biglang dating ng ina ni Charmy. Mom, napadalaw ka po. Kanina kasi umalis ka, hindi ka nagumagahan. Kaya ngayon, nagdala na lang ako ng lunch mo. Naks, ang sweet talaga ng mommy ko. Ano pa nga ba, tayo na lang dalawa. Hindi bali, mommy. Sa susunod, tatlo na tayo. Anong ibig mong sabihin? May boyfriend ka na? Nag-propose na? Hindi po, no. Tapos ano, maglolo ko. Paano nga? Basta, mommy, isa lang yung masasabi ko. May himala! Saad ni Charmy. Himala ka dyan. O heto, kumain ka na. Thanks, mom. Tsaka siya masayang kumain. Nasa isang restaurant naman ngayon si Raven at hinihintay ang pagdating ng kanyang private investigator. How was it, Peter? Nakuha mo na ba yung footage sa resto bar? Any information? Mr. Raven, hindi ko na po kailangan pa ng footage. All I need is just to use my charm. Naka-aura pa na sambit ni Peter. Tigilan mo ako ng kakatawag ng Mr. Raven dyan. Damang-dama ko ang pagka-private investigator mo. Hindi ka naman legit. Sakit naman magsalita ha, Raven. Parang hindi kaibigan. Sambit ni Peter na itinigil na ang pang-aasar kay Raven. Ang totoo kasi isa sa mga business partner niya si Peter at matalik din silang magkaibigan. Pero etong si Peter ay maaasahan talaga niya sa tuwing may mga kailangan siyang impormasyon at kailangang alamin sa mga katunggali sa negosyo. So ano na nga yung nakuha mo? Kinuha naman ni Peter ang isang magazine at inilapag sa table. Ano namang gagawin ko dito? Aba, malamang basahin mo. That's her. Charmy Rose Miravalles, ang CEO ng Charm Company, na nakakalaban mo sa negosyo. Sinipat naman ni Raven ang magazine at minagmasdan ang mukha ng dalaga. Dude, basahin mo, wag mong titigan. Saad ni Peter. I know, binabasa ko kasi sa utak. Palusot pa ni Raven. Charmy, matalino, maabilidad at magaling sa negosyo. Young CEO na maraming naipanalong laban sa pagkuha ng investors. Suki rin ang auction kung saan ang mga naibibigay na pondo ay napupunta sa mga charity foundations. Kilala bilang strong and independent woman at walang sinasanto, lalo na kung lalaki. Higit sa lahat, mahilig sa bata pero ayaw ng commitment because she's a product of a broken family. Mahabang basa ni Raven at napangisi. So, kaya pala. Napapatangong sambit niya. Ano bang meron na pinapahanap mo yan?
Don't tell me interested ka sa kanya. Sabihin na nating, sort of. So anong plano mo ngayon, Raven? I will get her attention, of course. She took my virginity at sinaktan ng ego ko. Wow! You're sounding like a girl, ha? Tumatawang sabi ni Peter. Bakit? Babae lang ba ang pwedeng pangalagaan ng pagiging virgin nila? Siyempre pati lalaki at isa na ako dun. Yun ba talaga? Or may iba pang dahilan kung bakit nang gagalaiti ka? Binato niya ako ng piso, Peter. Piso raw para sa pangit kong serbisyo. Inis na sumbong ni Raven. Piso? Ganun lang yung value ng performance mo? Natatawang sabi ni Peter. Shut up, Peter. Makatawa ka naman. Ikaw nga walang bayad maski piso eh. Well, hindi ko pa rin nagagawa yan. Congrats, dude. Bukod sa may body count ka na, may piso ka pa. Tantanan mo ako, Peter. Umalis ka na nga. After mo ko utusan, papaalisin mo ko. Libre muna ng kape, uy. Oo na. Salamat, dude. You're welcome. Masiglang sagot ni Peter at naaalala si Alora at saka napangisi. Mukha rin masaya ka, puna ni Raven. Mismo, dude. I found a girl. Very interesting. Sino? Eh di yung kaibigan ng Charmy mo. Sabay tawa ng malakas na halos pagtinginan sila ng mga tao. Shut up, dude. You're ruining my reputation. Sira na, Mr. Piso. Dumating ang araw ng isang event para sa mga CEOs kung saan maaari silang makakuha ng mga possible investors para sa mga projects ng kanilang kumpanya. Alora, sige na, sumama ka na kasi sa akin, please. Pangungulit ni Charmy sa kanyang kaibigan. Bakit mo ko isasama? Ayoko nga. Baka nakakalimutan mo, Alora. Ikaw ang dahilan kung bakit nalaman na ngayon ng Raven na yun ang full name ko. Oo na, sasamahan na kita. Hindi ka naman siguro kakagatin nun kapag nakita ka. Pero at least, diba, andun ka. Mamaya ipakidnap pa ako nun, no, at ikulong sa mansyon hanggang sa mga nakako. Imagination mo. Nasa bahay na ngayon ni Alora si Charmy at doon na nga sila nag-ayos ng mga sarili para sa dadaluhang event. Okay ba? Tanong ni Charmy at nagpaikot-ikot sa harapan ni Alora, suot ang kanyang black tube-fitted dress na above the knee ang haba. Tinernohan niya yon ng 3 inches pointed black heels at silver jewelries. Ang mahaba niya namang buhok ay nakalugay lamang at naka-wavy ng kaunti, habang ang mukha ay light makeup lang. Perfect! Sa tingin ko marami kang mabibingwit na investors mamaya. Puri ni Alora. Malay mo, makabingwit ka rin ng jowa. Ang ganda mo rin sa suot mong white dress, bagay sa'yo. Ano ka ba, maliit na bagay, sabi ni Alora at natawa naman sila sa pambubola sa isa't isa. Nakarating na sila sa event bago pa mag-alas 7 ng gabi. Yun kasi ang nakalagay sa invitation nila ng oras na dapat na naroon na. Kumalma ka nga, Charmy. Halatang may tinataguan ka. Lumakad ka nga ng diretso. Nakayuko ka pa rin eh. Sabi ni Alora at napanguso naman na sumunod si Charmy. Sakto rin na nagtama ang mga mata nila ni Raven X Chameleon. Anak ng patola! O bakit? Napapano ka? Tanong ni Alora. Sa may kanan, lumingon ka. Nagkatinginan kami, Alora. Oh my God, ang pogi pala talaga ni Raven sa personal, no? Asawahin mo na lang kaya. Gaga, ayoko nga ng commitment. Ikaw na yung nagsabi, pogi siya. At kaya niya akong ipagpalit kahit kanino kung gugustuhin niya. Ang judgmental mo naman, sabi ni Alora at sasagot pa sana si Charmy pero may ibang sumagot. Kaya nga, sabi ng lalaki na nasa tabi na pala ni Charmy. Nagpapanik na lumayo si Charmy at kunwari ay hindi niya yon kilala at maalala. Pero bigla siya nitong hinila at hinapit sa bewang papalapit sa katawan nito. Can't remember me? Bulong ni Raven sa tenga niya. Bitawan mo ko, Mr. X Chameleon. At bakit ko gagawin yun, Miss Miravalles? Matapos mo kong gapangin. Tumahimik ka nga, gigil na sagot ni Charmy. Ikaw, sumama ka sa akin. Biglang hila naman ni Peter kay Alora na naroon din pala. Ayoko nga! Pagtanggi ni Alora pero nahila na yun ni Peter. Hoy Alora, saan ka pupunta? Tawag ni Charmy pero hindi na siya noon nilingon pa. Bumaling naman siya kay Raven. Hindi kita ginapang, okay? That was an accident. At ikaw yung nagkamaling pumasok ng kwarto. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita pananagutin. But I want you to take responsibility, Miss Miravalles. You took my virginity. Bakit? Nakuha mo rin naman yung sa akin, 'di ba? Quits na tayo.
Tsaka inalisan ni Charmy ang nakangising si Raven. Interesting woman. Kada magkakasalubong ang titig ni Charmy at Raven ay pareho silang nagbibigay ng kakaibang reaksyon. Si Raven ay nang-aasar at gumingisi kay Charmy habang si Charmy naman ay halos mamuti na ang mata sa kakairap. Mr. Vargas, can I talk to you for a while? Remember the project proposal na pinresent ng team ko sa'yo last time? Tawag pansin ni Charmy sa isang nasa mid-40s na lalaki. Isa ito sa target niya ngayong gabi upang makuhang investment para sa upcoming projects ng kanyang kumpanya. Oh, hi, Miss Miravalles. You look so stunning tonight, ha? Huh? Of course, I still remember. Tsaka nakipagkamay kay Charmy pero sa halip, may unang umabot ng kamay ni Mr. Vargas. I also want to talk to you, sir. Sambit ni Raven sabay side eye kay Charmy na tinaasan siya ng kilay. Oh, well, let's talk together. Sabi ni Mr. Vargas at sumunod naman sila sa isang table. Pare-pareho silang naupo na tatlo doon. So I know na pareho kayong may nilatag na mga proposal sa akin. And syempre, isa lang yung pipiliin ko sa inyo. Now patunayan niyo sa akin na isa sa inyo ang karapat-dapat kong bigyan ng investment. Pag-challenge ni Mr. Vargas sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Raven matapos na pasimpleng tapakan ni Charmy ng pointed heels nito sa ilalim ng mesa bilang babala sa binata. Tinitigan ni Raven ang dalaga at saka tinaas ang kilay pero inirapan lamang siya nito. Nagsimula na nga silang magpakitang gilas kay Mr. Vargas. Mr. Vargas, I assure you na kapag yung project proposal namin ang bibigyan mo ng investment, ay siguradong mas malaki ang babalik sa'yo. Bukod pa doon ay hindi lang pang sarili ang proyekto namin. Maraming tao ang mabibigyan ng trabaho at makakatulong pa yung project sa community natin. Saad ni Charmy sabay proud ng umiti kay Raven at nang aasar. You know what, Mr. Vargas? Maganda si Miss Miravalles, right? But it seems like mas maganda pa siya sa proposal niya. Why not consider our project proposal instead? We are going to make sure na we can return your investment triple of its amount. Aside from that, we will acknowledge you as one of the creator of the said project. What do you think, Mr. Vargas? Tanong ni Raven na hindi papatalo kay Charmy. Napangiti si Mr. Vargas at nagpatango-tango kaya naman nakaisip si Charmy ng kalokohan. The heck? Tiimbagang nabulong ni Raven at masamang tinitigan ng dalaga. Ouch! Sigaw ni Mr. Vargas matapos na apakan ni Raven sana si Charmy para gantihan pero si Mr. Vargas na may gout ang natamaan niya. What the frick, Mr. Ex-Chameleon? Galit na sigaw ni Mr. Vargas dahil naabutan nito ang paa ni Raven kaya nakita. Lihim naman na natatawa si Charmy dahil sa hindi inaasahang pangyayari na mukhang papabor pa sa kanya. Walang magaganap na investment sa parte mo, Mr. Ex-Chameleon. My investment will go to Miss Miravalles. Saad ni Mr. Vargas at galit na tumalikod paalis. Oops, sorry. Kibit malikat na sambit ni Charmy habang inaasar si Raven. Masaya ka na dyan. Yes, Mr. Ex-Chameleon. So very very happy. Natatawang saad ni Charmy. That's good. I'm happy that you're happy. Pero hindi pa tayo tapos. Saad ni Raven na nakapagpanganga kay Charmy matapos yung marinig. Inaasar mo ba ako? Naaasar ka naman ba? Bahala ka sa buhay mo. Basta ngayon, nanalo ako. Tsaka tatalikod na sana si Charmy pero hinila siya ni Raven dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Ano ba? Don't move. Utos ni Raven at inilapit ang mukha sa dalaga sa pamamagitan ng paghawak sa batok nito. Bitawan mo ako! Mariing babala ni Charmy. Gusto ko lang malaman. May nabuo ba tayo? Tanong ni Raven habang ang mga mukha nila ay halos 2 inches na lamang ang layo. Wala. Kaya nga piso yung binigay ko, diba? Kapag nalaman ko na pinagbubuntis mo ang magiging tagapagmana ko. Ano? Ipapalaglag mo? Hindi ako papayag. Papakasalan kita. Ano? Papakasalan kita. Hindi mo narinig? Tsaka mas inilapit ni Raven ang mukha sa dalaga habang naglalabanan sila ng titig. Asa ka? Saad ni Charmy. Aasa talaga ako. Nakangising sambit ni Raven bago inalisan ni Charmy. Hinanap naman ni Charmy ang kaibigan niya na si Alora. Noong matanaw ay lalapitan niya na sana pero napahinto siya matapos na maitulak yung lalaki sa may pool. Kung hindi siya nagkakamali ay yung Peter na kaibigan ni Raven. Alora! Anong nangyari? Yan kasing lalaki na yan eh. Panay ang pangungulit, kairita. Tukoy ni Alora kay Peter na nalaglag sa pool at paahon na.
Mabuti pa umuwi na lang tayo. Nakuha ko naman yung investment mula kay Mr. Vargas eh. Mabuti pa nga. Ah! Tili ni Alora matapos nahilahin ni Peter nung makaahon yun at isinama sa pagbagsak sa pool. Dahil naman nakakabit si Alora sa kamay ni Charmy, ay kasama itong nahila. Hindi ako marunong lumangoy, Charmy! Galit na sigaw ni Alora at kasabay nun ay pagtalo ni Raven sa swimming pool para sagipin si Charmy. Sabay na tinulungan na iaho ni Peter at Raven ang dalawang dalaga. Ouch! Reklamo ni Raven matapos na makatikim ng suntok mula kay Charmy na inuubo-ubo pa. Bakit mo ako sinuntok? Tinulungan na nga kita! Sambit ni Raven na nakahawak pa sa ilong niya. Sorry, nahihilo pa ako. Akala ko eto. Saka sinuntok ni Charmy si Peter na nasa luna man ni Alora. What the frick? Sambit ni Peter at halos lahat sila ay napangangaroon. Kinabukasan nga ay trending si Charmy sa social media, laman ng dyaryo at mga balita. Isang CEO na nuntok sa isang event. Ang OA nila? Sambit ni Charmy nung makita ang mga balita pero napukaw ang atensyon niya sa mukha ni Raven na kung saan kita ang dumugong ilong nito. Mahina, paano mo ako papakasalan yan? Sambit niya pero nabalik sa realidad at sinubunutan yung sarili. Ano ka ba naman, Charmy? Iwaksin mo kung anumang pagkababae ang nararamdaman mo sa lalaking yan. Hambog yan, sigaw ni Charmy sa kanyang sarili. Nung sumunod na araw ay may pinuntahan na namang investor si Charmy. Ang usapan ay magkikita sila sa isang restaurant para sa meeting pero nawala ang kanyang ngiti nung makita si Raven na andoon din. What are you doing here? Tanong ni Charmy sa binatang nakangisi. Oh, ako yung nagpapunta sa kanya para sabay na akong mag-discuss sa inyo. Don't worry dahil pareho ko namang bibigyan ng investment yung mga proposals niyo. Ah, ganun po ba, Mr. Calyehe? Salamat po, sabi ni Charmy. Baka po ayaw ni Miss Miravalles na ma-approve yung sa kanya. Sambit ni Raven na tinapunan naman si Charmy ng matalim na tingin. Kumalma kayo. Kaya ako kayo pinagsabay eh dahil may hihilingin sana ako sa inyo eh. Paliwanag ni Mr. Calyehe. Ano po yun? Tanong naman ni Raven. May isa lang akong kondisyon sa inyo. Gusto ko na sumama kayo sa gaganaping gift-giving program sa Mount Coolies. Po? Yun lang ba? Kayang-kaya, baka mag-enjoy pa nga kami dyan eh. Sambit ni Charmy. Ewan ko lang kung kakasayong isa dyan, tukoy niya kay Raven. Siyempre naman, Mr. Calyehe, count me in. Sagot ni Raven. Okay, then it's settled then. I'll just send you the details and address. So nga pala, don't bring cars kasi may service tayong bus para masaya na magkakasama sa biyahe. Paalala pa ni Mr. Calyehe. Noted, Mr. Calyehe. Excited na sambit ni Charmy. Dumating na ang araw ng gift-giving day ni na Mr. Calyehe sa Mount Coolies kasama si Charmy at Raven. Okay na siguro itong mga damit ko? Saad ni Charmy matapos na mag-ayos ng mga gamit na dadalhin niya sa pag-akyat sa bundok. Dahil ang meeting place niya ay sa building ni Mr. Calyehe, no choice si Charmy kung hindi ang gamitin ng kanyang kotse at iwan na lang sa parking. Nagda-drive naman siya nung may nadaan ang kotse na saktong pumutok ang gulong. Hindi nakatiis si Charmy at bumaba sa kanyang kotse matapos ihinto upang mag-alok ng tulong. Excuse me? Do you need help? Katok ni Charmy sa bintana ng kotse. Just give me a ride instead. Saad nang nasa loob pagkabukas ng bintana. Raven? Yes, the one and only. Salamat agad. Saad naman nun at nauna nang sumakay sa kotse ni Charmy. Hindi pa ako pumapayag. Wala ka nang magagawa. Malilate tayo kapag hindi ka paggumalaw dyan. Kapal talaga ako pa yung minamadali. Saad ni Charmy at sumakay na sa kotse niya. Bakit nandyan ka sa likod? Ano mo ako, personal driver? Dito ka sa harap. Singhal ni Charmy na may kasamang pang-irap. Gusto mo lang akong katabi. Ano? Wala. Sabi ko lilipat na. Gusto kasi kitang katabi, kaso nahihiya ako. Sarkastikong saad ni Raven. Pinaandar na ni Charmy ang kotse at tahimik na nagmaneho. Maya-maya ay kinalikot ni Raven ang harapan ng kotse niya. Anong ginagawa mo? So boring eh. Let's listen to music. Sabi ni Raven na animoy may-ari ng kotse kung makaasta. Hininaan din ito ang aircon. Bakit mo hininaan? Baka sipunin ka sa sobrang lakas. And you're wearing so little. Sabi ni Raven dahil naka-shorts lang si Charmy at naka-muscle tee na shirt. Huwag mo akong tignan. Dudukutin ko yung mata mo. I'm not staring, Charmy. Isa pa nakita ko na lahat sa iyo eh. Ow! Reklamo ni Raven matapos na mauntog sa biglaang preno ni Charmy. Pwede ba?
Kalimutan mo na yung nangyari nung gabi na yun. Anong magagawa ko? Eh naaalala ko sa tuwing nakikita ka't eh. Bastos! Sigaw ni Charmy at namumulang nagmaneho muli. Ay, yung kotse ko pala. Sambit ni Raven tsaka tumawag sa car insurance para ipakuha yung nasiraan niyang sasakyan. Mawala sana yung kotse mo at chop-chopin. Grabe, papalitan mo ba? Makadasal ka naman dyan. Kapag yun nawala, ikaw yung gagawin kong service. Saad ni Raven pero hindi na siya pinansin ni Charmy. Nakarating sila sa may meeting place kung saan nag-aantay na yung bus na sasakyan nila. Ah sir, ma'am, kayo na lang po yung hinihintay. Tara na po, pasok. Sabi ng isang staff. Nagpalingalinga sila pero wala nang ibang bakanting upuan kundi ang magkatabing upuan. Ah, yan na lang po yung natitira. Saktong dalawa kayo. Nagpaunahan naman si Charmy at Raven sa pag-upo sa malapit sa bintana. Dahil nauna si Raven ay naupuan siya ni Charmy. Obviously, nauna ako. Now, move out. Sabi ni Raven pero hindi umalis si Charmy. Ayoko. Gusto ko malapit sa bintana. Okay then, kumalong ka sa akin hanggang sa makarating tayo dahil hindi ako aalis dito. Talaga? Palaban na sabi ni Charmy at nanatili sa kandungan ng binata. Pareho silang tahimik na pinagtitinginan ng iba. Ang iba nga ay kinikilig dahil akala ay magjowa sila na may LQ. At ang iba naman ay naswisitan sa bangayan nila. Maya-maya pa ay natalbog na si Charmy sa kandungan ni Raven dahil sa lubak na daanan. Kaya naman doon na namula ang binata dahil sa nararamdaman niya na may napeperwisyo ang dalaga sa pagkatao niya na nananahimik kanina lamang. Ikaw na nga dyan! Pagsuko na lamang ni Raven. Aalis naman pala eh. Tagumpay at nakangising sabi ni Charmy tsaka tumanaw sa bintana. Pinagbasda ni Raven ang magandang mukha ni Charmy habang ang nakalugay na buhok nito ay umaalon-alon dahil sa hangin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi na malaya ni Raven na nakaharap na pala sa kanya ang dalaga. Malamang, namimintana. Ang laki mo ngang harang eh. Palusot ni Raven tsaka sumandal sa upuan at nagpanggap na tulog. Kunwari ay naghikab pa ito at ikinahawa naman yun ni Charmy. Na maya-maya ay inantok, sinara ni Charmy ang bintana para matulog. Napansin ni Raven na mapapatchy na ang mukha ng dalaga sa matigas na salamin ng bus kaya kinuha niya ang ulo nito at sa halip ay isinandal sa kanyang balikat. Bakit ako nakasandal sa'yo? Tanong ni Charmy nung magising sa balikat ni Raven. Aba malay ko, kakagising ko lang ah. Ikaw yung sumandal sa akin. Hindi, ikaw yung nagsandal sa akin sa balikat mo. Hindi ko naman gagawin yun. Ano ka, chicks? Saka nagmamadaling bumaba sa bus at iniwan ng dalaga na napanganga na lamang. Yabang? Sambit ni Charmy. Hello, Mr. Kalyehe. Bati ni Charmy. Ano, napagod ba kayo sa biyahe? Hindi po. Ang sarap nga po ng tulog ng isa dyan eh. Saad ni Raven at natawa naman ang investor nila. Aakyat pa tayo sa bundok. Medyo malayo-layo pa yun, kaya sana ayos pa kayo. Ayos na ayos po. Kayang-kaya. Sagot ni Charmy na inismira naman ni Raven. Nung makarating ang tour guide ay tinipon na sila para mag-hiking sa bundok. Ang iba sa kanila ay hirap na hirap dahil sa bibigat ng dala na bag. Buti na lang konti lang yung dala ko. Sambit ni Charmy pero iniinda pa rin ang sakit ng balikat niya dahil sa nakasugbit niyang hiking bag. Maya-maya pa ay nagtaka siya dahil habang nakaakyat sa bundok ay tila gumagaan ang bag niya. Lingid sa kaalaman niya ay sinusuportahan ni Raven ang buhat na bag niya sa likuran at sa tuwing lilingunin niya dahil sa pagtataka ay biglang bibitawan ni Raven at iiwas ng tingin. Ouch! Daing ni Charmy matapos na matalapid sa nakausling ugat ng puno. Miss Miravalles, are you okay? Tanong ni Mr. Kalyehe. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po pang maglakad. Saad niya at kinuwang isang kahoy para gawing tungkod. Don't force it. Baka lalo pang mamaga. Sambit ni Raven at umupo patalikod sa harapan ni Charmy. Anong ginagawa mo? Kunwari ay hindi alam ang tanong ni Charmy. Malamang, sumampa ka sa likod ko. Alangan naman ako yung buhatin mo, diba? Sungit? Saad ng dalagat saka sumampa sa likuran ni Raven. Kumapit ka. Sabi pa ng binata at niyakap naman ni Charmy ang mga braso sa leeg ni Raven na halos masakal na. Natatawa pa siya na niluwagan yon matapos na maramdaman ang nagdilim na aura ng binata. Hanggang sa makaakyat sila sa bundok sa may campsite ay buhat-buhat siya ni Raven. At sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya na komportable siya sa binata. Kahit hindi pa naman sila ganun ka magkakilala. Andito na tayo. Mag-set up muna tayo ng mga tents dahil hapon na rin. Mag-overnight tayo dito at bukas naman ng umaga ang gift giving. Saad ng organizer nilang kasama. Oh, where's your tent?
Ako na yung magtatayo. Maupo ka na muna dyan sa gilid. Sad ni Raven pero natulala si Charmy. Anong problema? Nasakit na ba yung paa mo? Hindi. Wala akong dalang tente. Nanghihinang sambit ni Charmy. Hindi mo ba nabasa sa details yung mga dadalhin? Hindi ko nabasa eh. Akala ko kasi may tutuluyan na tayo dito. Are you okay if we're going to sleep on the same tent? Don't worry, malaki naman yung dala ko. Ayoko nga. Mamaya kung ano na naman yung gawin mo sa akin eh. Sabay yakap sa sarili na sabi ni Charmy. Really? Correction, Charmy. Ikaw ang nauna sa ating dalawa. Isa pa, kung ayaw mo, edi matulog ka sa damuhan. Sabi ni Raven at nagsimula nang itayo yung tent na dala nito. Samantala, tumanaw naman si Charmy sa mga kasamahan nila pero halos pang single lang yung dala nun. Meron mang malalaki ay magkakaibigan naman ang magkakasama sa tent. Isa pa ay nahihiya siya dahil hindi niya naman kilala ang ibang mga kasama nila maliban kay Raven. Napanguso ang dalaga na pinapanood si Raven na nagtatayo ng tent. Oh, anong ginagawa mo? Tanong ni Raven nung pumasok sa tent niya si Charmy matapos yung maitayo. Ayoko matulog sa damuhan, no? Sabi ni Charmy. So, tabi tayo. Malaki yung tent mo, Raven. Basta hati tayo. Kanya-kanyang boundary. Bawal lumampas sa gitna. Wow, nahiya naman ako sa'yo eh. Di ako yung may-ari ng tent. So, papatulugin mo ako sa labas. E di lalabas na. Sambit ni Charmy pero nung palabas na siya, itinulak siya papasok ni Raven. Dahil masakit pa ang paa niya ay nawala siya sa balanse at nahila si Raven na ngayon ay nakadakan sa kanya. Aray! Sad ni Raven matapos sa bunutan ni Charmy. Bakit ka nanunulak? Eh, ang kulit mo kasi. Eh, parang ayaw mo naman akong kasama sa tent eh. Hindi ka ba nakakaintindi ng biro? Sabi ni Raven at nag-ayos na ng gamit nito. Iniharang nila ni Charmy ang mga bag nila sa gitna at sa tigkabilang gilid ng tent pumwesto. Oh, gawin mong unan. Saka iniabot ang isang maliit na unan kay Charmy. Eh, ikaw? Sa'yo na nga. Sad ni Raven na hindi na tinitigan ng dalaga. Matapos nilang magpahinga sandali at magayos ng mga gamit ay tumulong naman sila sa pagre-repack ng mga ibibigay sa mga tao sa Mount Coolies. Nagkaroon din sila ng inuman session habang nakapalibot sa bonfire na inihanda ng mga residente para sa kanilang pagbisita. Wala man lang bang magpe-perform dyan for entertainment? Tanong ni Mr. Calieje habang nakikipagtawanan sa iba na kasama nila. Siya po! Saka tinulak ni Charmy si Raven na sinamaan siya ng tingin. Naghiyawan naman ang lahat nung nasa gitna na si Raven pero gumuhit ang ngisi nito, saka lumapit muli kay Charmy. We will perform together. Saka niya binuhat ang dalaga. Ibaba mo ako, ayoko! Gusto mo bang bawiin ni Mr. Calieje yung investment? Hindi! Then perform with me. Ikaw nagsimula nito kaya tapusin mo. Paghahamon ni Raven. Hiniram ni Raven ang isang gitara at saka bumalik kay Charmy. Can you sing? Sakto lang, saad ni Charmy. Name a song. Duet tayo. Alam mo ba yung Endless Love? Favorite yun ng mommy ko, saad ni Charmy. I know that song. Old, but gold. Sabi ni Raven at sinimula nang tumipa sa gitara. Halos matulala si Charmy sa taglay na karisma ng binata habang nagigitara. Sinimulang kumanta ni Charmy sabay sa bawat tugtog ng gitara at nagpapalitan sila ni Raven sa pagkanta. Halos mapatulala siya lalo nang marinig ang magandang boses ng binata, maging ang mga kuliglig ay na-filter out ng magandang boses nito. Napatingin si Raven kay Charmy dahil ito na ang susunod na sasalo sa kanta, kaya naman natinag ang dalaga sa pagkatulala. At noon nga ay si Raven naman ang namangha sa magandang tinig ng dalaga, kalmado at payapang pakinggan. Wow! Amazing! Saad ni Mr. Calieje at nagpalakpakan naman ang lahat. Maya-maya pa ay may tumugtog naman na isang banayad na musika at mas lalong nagkasiyahan ang lahat sa gilid ng nagliliyab na bonfire. Tumugtog ang mabagal na musika na bagay sa isang mabagal na sayaw. Kumuha ng kanya-kanyang partner ang lahat at napatingin na lamang doon si Charmy. Napabuntong hininga siya dahil wala naman siyang isasayaw kaya naisipan na lamang niyang tumabi sa gilid. Where are you going? Tanong ni Raven at ibinaba sa gilid ang gitara. E di tatabi para magbigay daan sa mga nagsasayaw. Can we dance? Tanong ni Raven na ikinatitig ng dalaga sa binata. Bakit? Naguguluhang tanong niya. I just want to hold your hand while dancing under the moon. Matalinhagang sabi ni Raven at kinuha ang kamay ng dalaga.
Hinila niya si Charmy malapit sa may bonfire at ipinosesyon ang mga kamay nito na ipinatong sa kanyang balikat habang siya ay nakahawak sa bewang ng dalaga. Bakit mo to ginagawa? Hindi kita maintindihan, Raven. Hindi kita mabasa. Naguguluhang tanong ni Charmy na ngayon ay sobrang bilis na ng tibok ng puso. Sinusunod ko lang ang gusto ng puso ko, Charmy. Feeling ko kasi sasabog na siya anumang oras kapag hindi ko nagawa ang gusto niya. Are you interested in me, Raven? I don't know. I am just going with the flow, so for now, can you let me? May lambing na tono ng binata na lalong nakapagkalabog sa dibdib ni Charmy. Pero bakit? Ang labo kasi, Raven. Naguguluhan ako. Just dance. Sambit ni Raven habang sinasabayan ang saliw ng musika. Matapos noon ay tila naging awkward silang dalawa. Nung una ay panay ang bangayan nila pero ngayon ay pareho silang napapaisip sa kawalan at natutulala. Matutulog na ako. Salamat sa unan. Sabi ni Charmy at tumalikod sa gawin ni Raven habang nakahiga. Sleep well. Sagot ng binata na nakaharap naman sa likuran ng dalaga habang nakahiga rin. Huwag kang lalampas sa boundary ha. Paalala ni Charmy pero wala nang sumagot. Umikot si Charmy ng pagkahiga at doon niya nasilayan ang mahimbing ng natutulog na si Raven. Kinugulo mo yung isipan ko. Pati ang puso ko, pinagwawala mo. Saad niya bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising si Charmy na mag-isa na lamang sa tent. Wala na si Raven sa hinihigaan nito. Lumabas si Charmy at ramdam niya ang napakalamig na simoy ng hangin. Wala pang tao masyado na lumabas ng tent dahil maaga pa rin naman. Ang lamig? Sambit niya pa. Here, ang aga pa, bakit gising ka na? Tanong ni Raven na ipinatong kay Charmy ang coat niya. Inaabangan ko yung Sea of Clouds habang pasikat na yung araw. Maganda rin yung view nun eh. Me too, inaabangan ko rin. Sambit ni Raven at saka naglakad. Sinundan naman siya ni Charmy. Ayan na, ang ganda! Saad ni Charmy habang pinapanood ang hinahanging makakapal na ulap kasabay ng pasilay na araw. Really beautiful. Sambit ni Raven pero na kay Charmy yung tingin. Natapos ang kalahating araw nila sa pamimigay ng supply sa mga taga Mount Coolies. Gusto kong bumalik dito balang araw. Ang sarap sa feeling na parte ako ng mga tumutulong. Nakangiting sambit ni Charmy kahit na tumutulo na ang pawis. Sasamahan kita kung babalik ka dito. Saad ni Raven pero hindi na siya sinagot pa ni Charmy. Charmy, bawal kang magkagusto sa kahit na sino. Makalukuhin ka lang sa huli kagaya ng mommy mo. Sa isip ni Charmy upang pigilan ang sinisigaw ng kanyang puso. Sa huli ay gusto pa rin niyang manaig sa isipan ang pag-iwas sa pakikipagrelasyon. Nakauwi na sila matapos ang pakikipagsapalaran ng pag-akyat at baba sa bundok. Si Charmy ay muling tinatagan ang pader na kanyang itinatayo upang masiguro na walang sino man ang makakatibag noon. Hindi ako magmamahal. Ayoko. Sabi niya habang kausap ang sarili sa salamin. Hindi ako masasaktan. Hindi ako magpapaloko. At hindi ako magpapabilog sa kahit na kanino. Dagdag niya pa na pangungumbinsi sa sarili. Hello, Alora. Napatawag ka. Sagot ni Charmy sa telepono. Charmy, aatan ka sa auction, diba? Ay oo nga, sorry na wala sa isip ko. Saad ni Charmy at nagmamadaling nagbihis. Matapos kasi ang ilang araw ay nag-focus siya sa trabaho dahil hindi mawala sa isipan niya si Raven at ang mga ngisi nito. Nakarating si Charmy sa auction venue suot ang kanyang royal blue na long back dress. Halos ang lahat ay napapasunod ang tingin sa kanyang kagandahang taglay. Naupo siya sa isang bakante na upuan kung saan nag-aantay si Alora. Ang tagal mo, te. Buti nakahabol ka. Saad ni Alora. Sorry na. Ang mahalaga nakaabot ako. Nagsimula na ang bidding at halos sa mga nauna sa item sa hindi nila tinataasan dahil may isang target si Charmy. Yon ang Aurora necklace na sure siyang babagay sa kanyang dress ngayon. Nabalitaan niya pala nakasali yun sa auction at willing siyang mag-bid ng mataas. Makuha lang yun. Isa pa ay mapupunta naman sa charity foundation ng pera kaya okay lang. Ngayon naman, ang susunod nating item ay ang Aurora necklace. Excited na saad ng host at nung inilabas na ngayon ay halos magningning ang mga mata ni Charmy. Nagsimula nang magbid ang iba sa mababang halaga at hinihintay lang yun ni Charmy na lumaki at saka siya magbibid para wala nang makaalma pa. 100,000. Saad ni Charmy na itinaas ang hawak ko na numero. Kampante na siya na wala nang lalampas pa doon pero napalingon siya
nung may magbid pa para labanan siya. 150,000. Saad ng kalabang bidder ni Charmy. Agad na tumaas ang kilay ni Charmy matapos makita kung sino yun. Litsugas na Raven. Gigil na usal niya at saka nagtaas muli ng bid. 200,000. 300,000. 400,000. 500,000. Saad ni Charmy na ayaw patalo pero inaawat na ni Alora. Uy gaga, tama na. Di na natin carry yan. Sabi ni Alora. Last na Alora. Sabi ni Charmy tsaka nagbid muli. 800,000. Proud na bid na talaga at inaasan ng kilay si Raven. Nakailang tawag ang host at napangiti si Charmy dahil wala nang sumusubok na magbid. Panalo na ako. Saad ni Charmy na kampante. 1,000,000. Nga ni Charmy na napabaling kay Raven na umisi sa kanya. 1,000,000? Hindi makapaniwala na sambit ng host. Nakailang tawag pa ang host pero hindi na yon tinapatan pa ni Charmy. Inaawat na rin kasi siya ni Alora. Okay, may call Mr. Excamillion to get his item. Congratulations! Saad ng host. Nakanguso si Charmy na pinapanood si Raven na kunin yung kwintas. Inalis pa nito sa lagayan at pinakita sa kanya at tila nang aasar. Umiwas na lamang si Charmy ng tingin dahil sa inis na natalo siya ni Raven. Pero maya-maya ay naghiyawan ang mga tao. Napatingala si Charmy at laking gulat niya nung makita si Raven sa gilid niya. It's yours. Iniabot sa kanya ni Raven ang kwintas. Sa akin? Bakit? Iiyak ka na eh. Sabi ni Raven at saka isinuot na ang kwintas kay Charmy na tila nabato sa kinauupuan niya. Ikaw, Alora, gusto mo rin? Tanong ni Peter na nasa likod ni Raven. No thanks. Saad ni Alora at saka umirap. Aalis na sana si Raven noong muli siyang tawagin ni Charmy. Nakababalik lang sa realidad. Raven! Why? Salamat. Saad ni Charmy at umiwas ng tingin. Umalis na si Raven at ang mga mata ng mga tao sa auction ay halos nasa kanila. Si Charmy naman ay patuloy na pinoproseso ang mga pinapakita sa kanya ni Raven. Tingin ko type ka nun. Masyado mo sigurong ginalingan ng one-night stand yun, no? Saad ni Alora habang nagmamaneho si Charmy. Baliw. Imposible. Baka iniinis lang ako nun. Te, sana ako rin asarin niya, no? Lakas naman niya sa 1,000,000 mang asar. Aba, malay mo. Ganun mang asar yung mga big time. Baka kamo tinamaan ng pana ni Cupido, no? Sabi pa ni Alora na hindi na binigyang pansin pa ni Charmy. Sumapit ang second auction na inatena naman ni Charmy. Glamorosa ang kanyang dating na suot na red long back, fitted dress, at naka-off shoulder. Mag-isa siya ngayon dahil hindi siya nagawang samahan ni Alora na nagka-issue sa resto bar noon at may kailangang ayusin. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mauupuan at sa hindi inaasahan ay nakasalubong niya si Raven. It's you again. Paano kapag natalo ka na naman? Pang-aasar ni Raven. Sorry Mr. Excamillion, but this time... I won't let you win. Wala nang kasama ko na pipigil sa akin. Really? Anyways, you look stunning with that necklace. Bagay sa'yo. Saad ni Raven bago nagtungo sa upuan nito. Naupo naman si Charmy sa may kabilang row katapat ng pwesto ni Raven. Ayaw mo ba natabi tayo? Tanong ni Raven. May naisip na naman nakalokohan si Charmy at saka tumabi kay Raven na halatang nagulat. O ayan, tabi na tayo. Sabay ngisi ng dalaga. Nagsimula na ang auction at halos wala na namang nakakuha ng interest ni Charmy sa mga items na ipinapabid. Ito namang si Raven na hindi rin nagbibid hanggat hindi inuumpisa ni Charmy. Ito ay naghihintay na naman para mainis ang dalaga. Pero maya-maya pa, isang magarang relos ang pumukaw sa mata ni Charmy at agad na may pumasok sa kanyang ideya. 100,000! Saad ni Charmy at napangisi bigla si Raven. 200,000! Sambit ni Raven. Nananadya ka ba? Kung anong gusto ko, siya yung gusto mo rin. Inis na sabi ng dalaga. Paano mo naman nasabi? I just want that watch. Masama ba yun? Ewan ko sa'yo. 300,000! Bid muli ni Charmy. 400,000! Hindi papatalong saad ni Raven. 500,000! Pasigaw na sabi ni Charmy. Nagbilang ang host habang si Raven ay nakangisi kay Charmy na nang-aasar. Huling bilang din ang host at magbibid pa sana si Raven pero mabilis siyang pasakal na inakbayan ng dalaga at tinakpan ni Charmy ang bunganga niya. Congratulations, Mr. Miravelles! Alangan na sabi ng host matapos makita ang ayos ng dalawa. Madaya! Sabi ni Raven nung pakawala ng dalaga pero inirapan lang siya nito at nagtungo na sa unahan para kuhanin yung relo.
Oh, iiyak ka na eh, saad ni Charmy at iniabot ang relo kay Raven. Gulat na napatingala ang nakaupong binata kay Charmy at sa relo. Yun talaga ang balak ni Charmy una pa lang. Gusto niyang makuha ang relo para ibigay kay Raven dahil ayaw niya ng utang na loob. Para sa akin? Oo, pero wag kang assuming. Isipin na lang natin nakapalit yan ng kwintas na galing sa'yo. But I gave that to you wholeheartedly. Hindi para utang na loob. Ang arte, akin na nga yung kamay mo. Saka isinuot ni Charmy ang relo kay Raven. Lihim naman na kinilig ang mga tao at natatawa sa kanilang dalawa. Nung makauwi si Raven sa kanila ay tila baliw siyang nakangit sa suot na relo. Hindi mawala ang kurba sa kanyang mga labi dahil sa hindi inaasahan ay napakilig siya ng kagaya ni Charmy. I'm so handsome. Puri sa kanyang sarili habang minomodel ang relo niya sa salamin. Isang okson pa ang naganap at nagkatagpo na naman ang landas ni Charmy at Raven. Para silang kidlat na nagtatama habang nagkakasalubong dahil kung si Raven ay palangisi upang mangasar, ito namang si Charmy ay palaismed na lalong ikinatatawa ni Raven. So cute. Saad pa ng binata. Nagsimula muli ang auction at meron silang pinaglalaban na dalawa na couple ring. Gandang-ganda doon si Charmy, kaya naman ayaw magpatalo kay Raven kahit na wala naman siyang pagbibigyan ng singsing. Ito namang si Raven ay siyang kaigihan na asarin ng dalaga. 2 million! Bid ni Raven sa singsing na halos ikalula ng lahat. Silang dalawa na lamang ni Charmy ang naglalabanan para sa item. 3 million! Saad ni Charmy na pilit sumusugal. Isa pa ay limited edition ng singsing kaya talagang may halaga. Gawa rin ito sa isang sikat na designer at kilala sa buong mundo. 5 million! Sambit ni Raven. Nagbilang ang host na kung sino ang magbibid pero magsasalita na sana si Charmy nung bigla na lamang itong nahimatay. Charmy! Tawag ni Raven at agad na dinaluhan ng dalaga at binuhat. Diyos ko, nahimatay yata dahil natalo sa bid, sambit ng host. Dinala ni Raven si Charmy sa ospital para tignan ang kalagayan ng dalaga. Mr. X Chameleon, congratulations, saad ng doktor na ikinataka niya. Your wife is pregnant, sambit ng doktor na bahagyang ikinatigil ng binata. Hindi ko yung asawa, Dok, biglang sabat ng kakagising lamang na si Charmy. You are my wife from now on. Remember what I said? Kapag buntis ka, papakasalan kita. Well, sa tingin ko naman, kahit hindi kita nabuntis, papakasalan pa rin kita eh. Now, the baby is a bonus. Nakangising saad ng binata. Buntis? Sino buntis? Bago pa lang nagsisink in sa utak ni Charmy ang lahat. Ikaw, Mrs. X Chameleon, alangan namang ako. Mataray na sabi ng doktor bago lumabas. See? Bagay sa yung apelido ko, Mrs. Ko. Ayoko! Hindi pwede! Salamat na lang sa anak! Saka mabilis na bumangon si Charmy. Itinulak niya si Raven bago nanakbo paalis. You can't escape from me, Charmy! I won't let you! Sabi ni Raven sabay sigaw na halos ikinabulabog ng ospital. Tatay na ako! Yes! Sigaw niya. Alora! Buntis ako! Masayang pagbabalita ni Charmy. Talaga? Naku, magtago ka na kay Raven! Yun na nga yung problema eh. Alam niya na, Alora. Patay ka talagang babaita ka. Nagalit ba? Ipapalaglag ba yung bata? Kukunin? Ano? Nasabi niya kasi sa akin noon na papakasalan niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Talaga? O ngayon? Tuto pa rin ba daw niya? Sabi niya sa akin kahit nga raw hindi ako buntis, papakasalan pa rin niya ako eh. Ay sus, tinamaan na nga siya sa'yo. Kaso tinakbuhan ko. Ibang klase ka talaga, Charmy. Alam mo naman na ayaw ko ng commitment, diba? Talaga, kahit ngayong nakilala mo na si Raven, handa kang isuko siya dahil sa pride mo. Hindi naman lahat kagaya ng tatay mo, Charmy. Pero Alora, bahala ka, sinasabi ko sa'yo. Baka pagsisisihan mo yung mga desisyon mo sa buhay kaya mag-isip-isip ka. Busy ngayon na nagtatrabaho si Charmy sa kanyang office. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng malakas na sound system na nagmumula sa harap ng kanilang building. May nagliparan ng mga lobo at nakasulat doon ang katagang, I love you, Charmy ko. Napasilip si Charmy sa salamin yung opisina at tumanaw sa baba. Kahit malayo ay kilala niya ang figura ng lalaking napapalibutan ng maraming tao doon. Raven! Tawag ni Charmy nung makababa siya sa gusali para labasin yung binata. This song is for you, sabi ni Raven at nagsimula ng kumanta. Hindi alam ni Charmy kung saan magtatago dahil sa hiya. Matapos ang kanta, ay nilapitan niya si Raven. I like you, Charmy. Sabi ni Raven pero nanakbo na naman paalis ang dalaga at wala siyang nakuha na sagot.
Nung sumunod na araw ay nagkakagulo na naman ang lahat. Paano ba naman ay nagsasasayaw itong si Raven sa labas para kunin ang atensyon ni Charmy? Raven, hindi ka ba nahihiya? Para kang stick na hinahangin! Sambit ni Charmy pero lihim na kinikilig. Mukhang stick ba tong katawan na to? Saka itinaas ni Raven ang shirt at napatili ang mga nanonood nung makita ang maganda niyang katawan. Ibaba mo yan! Pagtataray ni Charmy at nagpapakipot pa rin sa kabila ng kilig dahil natatakot rin siyang magdesisyon kaya naman itong si Raven ay wala pa rin nakukuhang sagot. Humingi naman ng payo si Raven sa kaibigan niyang si Peter. Alam mo dude, sa tingin ko, may gusto na sa'yo yan eh. Why not subukan mo na hindi magparamdam? Kung gusto ka niya, hahanapin niya ng presensya mo at kusang lalapit sa'yo. Payo ni Peter kay Raven. Paano kung hindi tumalab? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Saad ni Peter at tinapik sa balikat si Raven. Kagaya nga ng payo ni Peter ay 2 linggo na hindi nagparamdam si Raven kay Charmy. Halos mabaliw na siya at hindi makapag-focus sa kanyang trabaho. Gagawin ko na talaga. Kahit kidnapin ko pa si Charmy papunta sa akin. Hindi na nakatiis at napatayo si Raven sa kinauupuan niya. Palabas na si Raven ng building niya nung makasalubong niyang isang empleyado. Sir, yung misis mo po nagwawala sa labas. Misis? Tapang tanong ni Raven kaya agad na napatakbo palabas ng building. Raven! Panagutan mo kami ng anak mo! Sigaw ni Charmy na may dala pang banner at picture ng pregnancy test picture na positive. Katunayang buntis siya. Hindi makapaniwala si Raven na effective ang payo ni Peter at talagang napasugod si Charmy sa kanyang kumpanya. Ang totoo ay kaya si Raven pupunta sana kay Charmy ay kukunin ito dahil may nakahanda na siyang proposal pero mukhang hindi niya na kailangang sunduin pa ito. Dahil nasa harap na niya ito mismo. Mabilis na tinawagan ni Raven ang mga kasabot niya, si Alora, si Peter at ang mommy ni Charmy na matagal niya nang nakausap para hingi ng kamay ng dalaga na tuwang-tuwang pumayag naman. Raven, lumabas ka dyan! Panagutan mo kami ng anak mo! Sigaw pa rin ni Charmy. Maya-maya pa ay nakita na niyang lumabas si Raven na tinatawanan siya. Bakit hindi ka nagparamdam? Akala ko ayaw mo na sa akin kasi pakipot pa ako. Naiintindihan ko naman yung pinanghuhugutan mo, Charmy. Pero I will assure you na hindi kita pababayaan, kagaya ng tatay mo. Saad ni Raven at saka inilabas ang mic sa bulsa. Iplinay ni Peter at Alora ang musika habang nagulat naman si Charmy sa pagsulpot ng ina niya at binigay ang isang bouquet ng bulaklak. Nagsimula nang kumanta si Raven ng Endless Love at maya-maya ay dinuwit na siya ni Charmy. May mga empleyado ang nagmamadaling lumabas na pumalibot sa kanila matapos ang kanta at saka iniharap ang hawak na letra. Will you marry me, Charmy? Tanong ni Raven at lumuhod, hawak ang singsing na kung saan ay yung huli nilang pinag-agawan sa Oxon. Hindi na ako matatakot ngayon. Handa na akong sumugal. Yes, Raven. Yes na yes. Saad ni Charmy at mabilis naman na isinuot ni Raven sa kanya ang singsing. Wala ka na ngayong kawala sa akin. Saad ng binata at saka siya siniil ng halik kasabay ng pagputok ng mga konfeti. Sa tulungan ni Raven ay muling nabuksan ang puso ni Charmy upang magmahal at harapin ang takot dulot ng mapait na nakaraan. Ikinasal sila sa simbahan kasama ang mahahalagang tao sa buhay nila. Si Alora ang siyang naging maid of honor ni Charmy habang si Peter naman ang best man ni Raven. Matapos ang bonggang kasal nila ay tuwang-tuwa pareho ang pamilya nila lalo pat alam nilang nagdadalang tao na si Charmy. Raven, manganganak na yata ako! Sigaw ni Charmy habang nasakit na ang siya at ginigising si Raven. Manganganak? Tara! Biglang bango ni Raven at binuhat ang kanyang asawa. Bilisan mo mag-drive, Raven! Ang sakit na! Malapit na to! Ngayon ay naghihintay si Raven na matapos manganak ang kanyang asawa. Nag-iisip kung ano nga bang ipapangalan niya sa magiging anak nila. Congratulations, mister! Tapos na manganak yung misis niyo! Saad ng doktor. Agad na pumasok si Raven sa loob at halos mahimatay siya nung makita ang quadruplets. Napapano ka? Naghihina pang tanong ni Charmy. Isa lang na isip kong pangalan. Apat pa rin yung anak natin. Sabi ni Raven. Ang laki naman ng problema mo. ABCD na lang ipangalan natin. Grabe ka naman. ABCD talaga. Oh, may naisip ka ba? Wala. Pero di naman agad-agad yan eh. Ang importante na iraos mo. I'm so proud of you. Saad ni Raven siya kahinalikan ng asawa sa noo. Ang sakit, hindi na ako uulit, sabi ni Charmy na ikinanguso naman ni Raven. Pero ang nagsabi na hindi na uulit, makalipas ang 4 na taon, Raven, I love you, panghaharot ni Charmy sa asawa na nakasuot ng sexy nightdress. Kala ko ba ayaw mo na, sambit ni Raven. Sundan na natin, handa na ako. Yung mga bata,
Napatulog ko na. Simulan na natin. Buti na lang soundproof yung banyo. I love you, Charmy. Since that day na binato mo ako ng piso, parang panayo na tumama sa aking puso. Sad ni Raven na may kasamang hingal dahil sa ginagawa nila. Ako rin. I love you since that day na nabili kita sa halagang piso. Natatawang sambit ni Charmy at saka nila pinagpatuloy ang mainit na pagsasalo. Naging masaya ang pamumuhay nila at mas lumakas ang pagsanipwersa ng kumpanya nila. Nasundan din ng kambal pa ang kanilang quadruplets. Minsan, may mga kinatatakutan tayo sa buhay na ayaw na nating maulit pa. Pero darating ang panahon na ang takot at trauma ng nakaraan ay kailangan nating harapin upang tuluyang maging masaya. Hindi rin dapat natin isinisisi sa lahat ang kasalanan ng isa dahil hindi lahat ay magkakatulad. Lahat ay may pagkakaiba. At dito na nga nagwawakas ang kwentong pag-ibig ni Charmy at Raven. Naway kinilig kayo at may napulot na aral at inspirasyon sa kwentong aming hatid sa inyo. At muli po ay kami magpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Kaya naman hi to Lynn Valera from Taiwan, Evelyn Quiñones from Pulam, Hong Kong, Angeline A. Puhi Puno, always listening from Dubai, UAE, and Bernarte De Sembrana Jean from Hong Kong. Again, thank you po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.